Hello people! For today's video, tuturuan namin kayo kung paano alisin ang amoy ng bituka ng baboy. At ayan na nga, naglagay na tayo ng asin at saka lalamas-lamasin lang iyan para mawala yung madulas na part dahil yun yung may amoy. Ayan lang. Ulit-ulit lang natin siyang huhugasan sa asin. Kakaskasin natin siya ng ganyan. Ibubuka mo, ibabaligtad mo siya para mawala yung malansa sa loob. Bukod sa bituka ng baboy, meron din tayo ditong tampalin, which is yung may taba, may maraming taba ng baboy. At isasahog natin dito sa ating gagawing recipe, ang pinaputok na dinuguan. So, ayan na nga, tinatanggal natin yan. Tinatanggal na yan yung mga madulas-dulas na yun na nasa loob ng bituka. Kailangan alisin po yan, mga ka-cravings, para talagang mawala yung amoy niya, yung amoy bituka. At tapos noon, huhugasan lang siya ulit para mawala yung unang asin na nilagay. Lalamas-lamasin lang na ganyan para kang naglalaba. At ayan, hihila-hilahin lang na ganyan para mawala yung mga nasa loob-loob niya. Recipe nating pinaputok na dinuguan ay i-upload ko pagkatapos ng video na ito. For now, ituturo ko lang muna sa inyo. Ituturo namin sa inyo kung paano ito linisin. Pagkatapos nga yan ay nilagyan na namin yan ng tawas. Tawas powder, nilamas-lamas lang din siya dyan katulad ng asin pero hindi ko na na-i-video. Pagkayari nga yung banlawan, ilalagyan natin uli ng tubig. Malinis na tubig. Huhugasan natin uli yan dyan. Hanggang sa malinaw na ang tubig na pinagbabanlawan niya. Lalagyan na natin siya ngayon ng suka. Ito yung suka na nabibili sa ating mga groceries. Yung tinitimpla lang. Which is 15 pesos lang isang bote. Matapang siya na suka, mga ka-cravings. Panganis lang siya ng lansa. Pero sa iba, tinitimpla nila yan yung dinadagdagan ng tubig para rumami siya. Mga nilalagay sa sausawan ng mga fish balls, sausawan ng suka sa balot. Ganon. Doon po yung nilalagay, yung suka na yan. Pero dito, this time, gagamitin natin siya pang linis ng bituka ng baboy. Pangalis din kasi siya ng lansa. Parang ganun din sa pag-aalis ng lansa ng hito. Ganun lang din yung ginagawa dito, mga ka-cravings. Paulit-ulit lang siyang huhugasan sa asin at suka. Hanggang sa maging malinaw na yung kanyang pinagbabanlawan na tubig. At pag gano'n sa point na malinaw na yon, o pagka malinaw na, it means pwede na yon, pwede nang lagain. Kailangan kasi malinis talaga to, mga ka-cravings, dahil kapag hindi to malinis, naku, hindi masarap. Okay, ayan na nga mga ka-cravings. Okay na yan, yung point na yan, ito ang tampalin na baboy, ayan. Mga, mayroon din siyang laman at mayroon mga taba, mas marami yung taba kasi sa laman. Masarap yan pang sahog. Sa mga munggo, gano'n. Pero ngayon, ilalagay natin siya sa pinaputok na dinuguan. Para pumutok, kailangan may mga taba. At ilalaga na nga natin siya. Inilaga na natin ang baboy at ang ano, ang bituka ng baboy at ang tampalin. At eto na siya, pagkayari. Thank you for watching. Like and subscribe.